Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na ito, pag-usapan natin ang tungkol po sa ATM withdrawal. So marami din po kasi nagtatanong kung kapag ikaw ay nag-withdraw over the counter gamit ang iyong ATM, ay meron ba itong kukulang charge or may mga certain fees? So sasagutin natin sa video na ito, pero bago pa natin na ipagpatuloy itong topic natin, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Pangkabuhayan TV, please subscribe and don't forget to hit our notification bell. Normally, ang ginagawa kasi natin kapag tayo po ay mayroong savings account sa isang banko, ay pwede tayong mag-withdraw sa ATM or sa over-the-counter. Kapag ikaw naman ay ang iyong savings lang ay ATM. Ang iyong savings sa halimbawa, for example, ang ano natin dito, ang isa't nating example ay ang BDO. Based po sa aking personal experience with BDO. So sa BDO, mayroon po akong account sa kanila na passbook at saka ATM. So I mean, isang account lang, pero mayroong passbook, mayroong ATM. So, 2-in-1. Mayroon din akong account sa kanila na ATM lang. Mayroon din akong account sa kanila na passbook lang. So, ang tanong ngayon, kung ikaw ay ATM savers or ano mo lang, ay ATM lang, wala kang passbook, pwede ka bang mag-withdraw over the counter na walang charge? Again, kung ikaw ay or ang hawak mo na account sa BDO ay ATM lang, pwede ka bang mag over the counter na walang charge? Yes, pwedeng pwede. Basta ang iyong account ay binuksan sa branch mismo na yon. Pero dapat ay ang iyong i-withdraw ay beyond the maximum limit na pwedeng ipalabas sa ATM machine. Magkano ba ang karaniwang ilabas ng ATM machine sa loob ng isang araw? Kung naka-online banking ka, you are lucky dahil pwede kang makapag-withdraw sa loob ng isang araw ng maximum of 200,000. Pero kung ikaw ay hindi naka online banking at hindi mo ma-set ang maximum limit mo sa withdrawal, nasa 50,000 lang. And then ang maximum per withdrawal ay 10,000 lang. So, paano ba maiwasan yung charge? Halimbawa, ATM lang ang gamit mo. Or ATM lang ang account mo. Kapag ang iyong i-withdraw ay beyond the maximum limit. Kung nabasa ko kasi sa iba't ibang groups about po sa withdrawal ng ATM, at medyo doubt din ako kung ano ba talaga ang mayroon. So, it happens to me, tatlong araw lang mula nung ginawa ko ito. So, pumunta ako sa BDO, dala ko yung ATM ko. Kasi, yung isang account ko na mayroong passbook ay naiwan yung passbook nung pumunta po ako sa branch. So ang ginawa ko, dahil magwi-withdraw po ako ng 250,000 that day, ang ginawa ko, inilipat ko muna siya doon sa, kasi ang funds or ang laman nasa account na mayroong passbook. Kaso lang naiwan yung passbook, so hindi ko pwedeng mag over the counter. At hindi ko rin dala yung ATM sa account na yun.
So ang kasi naka-mobile banking ako, inilipat ko muna siya sa isang account ko na ATM lang. At good thing yung ATM ay dala ko. Dala ko sa sa wallet ko. So inilipat ko siya doon. Pero doubt pa rin ako, baka nga may charge, sabi ko, kaysa mag-withdraw po ako ng 200 sa ATM, tapos makaka-istorbo pa ako kasi ang haba ng pila ngayon, di ba? Peak season ngayon, ang haba. Nung pagdating ko sa branch, nakita ko na ang daming tao nakapila. So mag-withdraw ako ng 200,000 doon, di ba? Napaka-awkward naman na haharangan mo yung iba at parang kukunin mo na lahat ng oras. So, ang nasa isip ko, tiisin ko na lang yung sinasabing 100 pesos na charge kapag nag-over the counter ako, gamit yung aking ATM account. So, yun, pumasok ako sa branch, and then dahil ang branch na kung saan naka-open ako ng account ay medyo may pagka high tech na, kailangan na po yung pindot-pindot lang para mag-withdraw. Hindi na gaya before na kailangan mo pang mag-fill up ng slip, withdrawal slip. Ngayon wala na po. Ginaya po nila yung sa BPI. Sinabi kong ginaya kasi ang BPI matagal na nito, di ba? Kung gumagamit din kayo ng BPI, matagal na po ang BPI gumagamit ng mag-withdraw ka, hindi na kailangan mag-fill up ng withdrawal slip. Diretso ka na doon sa machine, magpindot-pindot ka lang doon, withdraw or deposit or ano bang transaction ang gagawin mo sa branch. So, habang nandoon na ako, nilapitan po ako ng isa sa mga before kasi teller yun siya, pero ngayon siya ay nag-a-assist na sa mga pumipila doon sa machine. So, tinanong ko muna sa kanya, "Ma'am, mayroon bang charge kapag nag-withdraw po ako gamit yung ATM? Kasi medyo ang daming tao sa labas sa ATM machine." Sabi niya, "Yes, pwede po, pero may charge." Sabi ko sa kanya, dito ko naman na inopen yung account. Sabi niya, maiwasan mo lang ang charge kapag ang iyong i-withdraw ay beyond the maximum limit. Tapos sabi niya, magkano ba ang i-withdraw mo? Sabi ko, "Ma'am, 250. "Ah, walang charge yan. Walang charge yan. Diba, ang maximum limit lang kapag naka-online banking ka ay 200 kasi pwede mo namang isip sa maximum limit yung pwede mo withdraw." "Oh, yes, ma'am," sabi ko. Kasi naranasan ko na yan at ilang beses ko na po ginamit na maximum lang talaga 200. Kasi minsan, pag nasobrahan kasi ang cash out doon sa shop ko, binato namin sa ATM. Binato namin sa ATM para din po maiwasan na madaling ma-limit yung GCash number namin. So, doon sa another tip yan ha, na matutunan sa mga may negosyong GCash. Kung gusto nyo po na hindi agad mapuno yung GCash account nyo or hindi agad malimit, kasi lalo na pag 100,000 lang, isang araw mapupuno na yan kung malakas ang GCash sa inyo, GCash cash out. So, ang technique dyan or ang tip ko sa inyo, yung mga malakihan, lalo na 10,000 pataas. Sa amin kasi pag 10,000 pataas na cash out, doon namin ibang transfer namin sa aming BBO account. So, doon siya mag-ipon-ipon. Then, pag naubusan na kami ng cash, that's the time na i-withdrawin namin sa ATM. Oo. So, minsan, sumubra talaga. Aabot na siguro mga 250. So, ang ma-withdraw lang namin on that day ay 200 lang kasi yun lang yung maximum limit. So, yun yung technique, yun yung yung tip ko sa inyo kapag nag-GCash kayo or ang negosyo niyo ay GCash. So hindi lahat sa inyong GCash account kasi mapupuno agad yan. Paano na kung limited lang ang GCash account na ginamit mo sa negosyo mo? So ano pa lang?
5 days pa lang, puno na. So, paano mo pa maipagpatuloy yung negosyo mo? So, yun yung tip ko sa inyo. So, ayun, sinabi niya sa akin, kapag 250 ang 250,000 pataas, ay, I mean, 200 pata, 200, more than 200,000, basta biyan, biyan, sobra sa maximum, wala na pong charge. Wala na pong charge ang pag-withdraw over the counter. Pero hindi ko natanong, hindi ako, nakalimutan ko palang itanong din. How about kung sa ibang branch ako mag-withdraw ng more than 200,000 kung free pa din? So kung kayo po ay may ano, may experience or may alam kung pwede ba na kahit other brands mag-withdraw kayo ng over the counter gamit ang inyong ATM account more than 200,000 kung ano ba, may charge pa rin ba or free pa din. So, yun yung nakalimutan kong itanong, pero kung mayroon akong pagkakataon, itanong ko, tawagan ko yung taga-video. Pero sa ngayon po, yun lang talaga ang na-experience ko. Kapag more than 200,000 ang i-withdraw niyo over the counter sa sarili mong branch mismo, kahit naka-ATM ka ay free pa rin at wala pong 100 pesos na charge. So maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. Abangan nyo po ang aming next video. Pero huwag nyo kalimutan, i-subscribe ang Pangkabuhayan TV at pakihit na lang din po sa notification bell namin. Shoutout po sa lahat ng mga viewers ko. Hanggang sa muli. Paalam.